And you know, people try to get that spirit that they are so much on talent than on the spirit of God. You know, someone may just be born with his nice voice. And when they come here, they try to overtrain it and they to impress it, just like a spirit, to impress the church. And we say, and you know, hold the voice. And the brother Branham said, people are not minding God anymore. There is nothing of a spirit anymore that people are minding on the talent. And they are looking, oh, Galing, oh, good. And you see that nothing of God is there anymore. And we see that the spirit of Jezebel, or the spirit that tried to make people, and you see every people, you know, even the church falling, as Brother Branham, the church falling on those things. You know, there are talent. There are people who can just preach. He has a talent to preach. He has talent to, you know, to sing or to do all those things. But the problem is, don't not focus, just focus on the talent, but focus on the very word of God. The church must watch every time the spirit that is behind the pulpit, or the spirit that is behind the songs or talent. Let us stand for the word of God. Avoid the Jezebel spirit. That is a very system, you know. I just wanted to give more on that, so that I will conclude next Sunday, to see the very system of Jezebel. As we have seen, that they brought so much of destruction. They brought so much of things that makes people to forget the very word of God, and they began to follow just talent, or just to follow some kind of system that they put on. So we must be Christian and stand for the word of God. So as we used to say that it is about Filipino, and we here as a children of God, we know that we are not Filipino. Do not try to live a life of a Filipino. Try to live as a Christian. This is the spirit of Philippines, as we are saying. And we see even the Bible, when God is speaking about the spirit of Ephesus, the spirit of such and such city, he still prays his children that are living in those cities. So we are here on earth, but we are not of this earth. You know, we have our influences. We have our citizenship that is in heaven. So we don't have to mingle ourselves. Even though we live in the city that have that spirit, we must know how to avoid that spirit and live as a Christian. We are Christian, let us follow the word. We are Christian, let us know the position of the gospel in this time. Let us recognize the word of our time. Let us not just put ourselves in the distraction, because it is the spirit, that spirit. Brother Branham say, know that Satan does not sleep. He is working day and night to know how to catch people. If he don't catch you through some ways, you know, he will even enter in the very message to try to distract you with some kind of spirit, and you will think that you are praising God, but you are already out of the line without knowing. So let us stay with the word. Let us know our position, and God will bless us. There are some things that the time does not permit us anymore, that we will just conclude this series of teaching next Sunday. And I think God will help us to know. And I wanted to let you know that when we are speaking of this thing, we are not just trying to make politics or to try to make something. It's just the same way that Brother Branham is speaking of the world. We have to know the spirit of the world for us to know our position. We have to know the spirit that is around you for you to know your position. That the same thing that I said also about the spirit or the law of assimilation. You know, you are not guilty of being a Filipino.
You are born in the Philippines and there, that's where God wanted you to be born. And you found a spirit in this city. And there was no way than for you to be a Filipino. There was no other way than for you to live as a Filipino. So you have lived. You have that spirit inside you. But when we find the light of the world, you know, we must know how to change. We must know how to reject the life of the world. You know how to reject that kind of spirit, you know. You cannot escape. You know, Brother Bannon was saying, even Kennedy or the wife of Kennedy, they are born Catholic, they should live in that way. It is the same way here. Most of us, we are born Catholic and born Catholic also. We are born Catholic, grew up in that spirit, grow up around that kind of spirit. But when the word of God comes, we must know how to make the difference. The Bible says, come out of them. You know, come out of that spirit. Come out of that Jezebel spirit. Come out of that behavior. Be who we are. Don't stay, don't remain there to be a hypocrite. But know that you are a Christian. Be who you are. In everything that you do in your life, you must know the purpose why you are doing that. So be who you are. Don't try to make up or to put on something, but be who you are and obey the word of God, and God will bless you more. May the Lord bless you. Amen. Muli, palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa mga paalala, pagsaway. Talagang hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon na mawalay sa Kanya. Lagi niya tayong pinaalalahanan sa mga spiritong nagdilipana sa sanglibutan na huwag tayong maapektuhan at patuloy lang tayong magpuri. Muli, tumayo tayo, magpuri tayo, maawi tayo ng sabing majesty. Hallelujah. Amen. We appreciate Brother David sa mga pangangaral na yan, Bible study. Malaking bagay yan na itutulong sa atin upang mapaalalahanan ang bawat isa sa atin. Amen. Sing Majesty. Worship is majesty unto Jesus. Your glory, power, and grace. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. Majesty, majesty, worship is majesty unto Jesus. Be your glory, power, and grace. Kingdom authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King.
worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Hallelujah. Unto Jesus be your glory, power, and grace. Majesty, kingdom, authority, low from His throne, His own, His anthem reigns. So exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, of all kings. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Amen. Draw me close to you. Bago tayo manalangin. Lapit mo kami, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, yes, Lord. No one else will do. Nothing else could take your place to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. Yes, Lord. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear
you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. May find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near, all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Help me know you are here. Help me know you are here. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Aking hiling, Brother Nemi, manalangin sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po yumuko. Makapangyarihan Diyos na aming Ama na nasa langit. Sa pangalang makapangyarihan at kastasan, Lord Jesus Christ, narito ang bawat isa sa amin. Nalalaman mo ang aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ang aming kalagayan, ang aming pananampalataya na kami, Panginoon, ay nagmamahal sa iyo. Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang nagpatawad sa aming mga kasalanan. Ikaw ang naghugas sa aming mga karumihan at narito kami, Panginoon, sa iyong salita. Ikaw ang umakay sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagpatagumpay sa lahat ng aming mga pagsubok. At narito kami isang matagumpay dahil sa iyong banal na pangalan. Lord, salamat sa iyong dugo na naghuhugas at naglilinis ang iyong salita sa panahon na ito. Ang iyong minsahe, Panginoon, na nag-aangat ng aming pananampalataya at dinadala kami sa isang dakong banal, sa isang lugar, Panginoon, na ikaw lamang ang aming nakikita, ikaw lamang ang aming minamahal, Panginoon. Lord, wala na kaming ibang inaasahan, wala na kaming ibang tinitingnan, kundi ayon sa iyong salita, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Salamat, Panginoon! Tatapusin mo ang pananampalataya na ito at makikita ka namin ang mukhaan. Ang mga huling araw na ito ay tatapusin mo ng kamatayan at magpapalit na kami ng katawan at mayroon kaming buhay na walang hanggan. Si Satanas ay magagapos na at mawawala ng tuluyan at maghahari ka at ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay may tagumpay dahil sa iyo. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When the redeem, habang kinakamayan natin ang bawat isa, pati natin ang ating mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. In our blessed home on high, when the redeemed are gathering in, I will raise the heavenly anthem in the
that sit in the sky. When the redeemed, I got ringing. When the redeemed, I got ringing. Wash like snow and pray from all sin. I will shout and I will sing. When the redeemed, I got ringing. There will be a great procession over on the streets of gold when the redeemed are gathering. Oh, what music, oh, what singing, or the city will be rolled when the redeemed are gathering. Amen. When the redeemed are gathering. Amen. Wash like snow and pray from all sin. I will shout and I will sing when the redeemed are gathering. Saints will sing redemption story with their voices clear and strong. Amen, I got ringing. Then the angels all will listen, for they cannot join that song. When the redeemed are gathering in, when the redeemed are gathering in, wash like snow and pray for mercy. I will shout and I will sing when the redeemed are gathering in. Then the Savior to bring them when the redeemed are gathering in. This invitation can be blessed of the Lord when the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, wash my soul and bring them all. I will shout and I will sing when the redeemed are gathering. Amen. Hallelujah. Pag nagkatipon-tipon ng mga tinubos ng Panginoon, walang sawang magpupuri ang bawat isa sa bawat. Amen. Are you washed? Let's sing the chorus. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Thank you, Lord. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? First that song. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace, desire? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by your Savior's sight? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed?
are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will the robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are you washed as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin. Are you washed in the blood of the Lamb? There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? In the blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood of the Lamb? Thank you, Lord. Salamat sa dugong yan na naglilinis sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Amen. I stand in awe. Beautiful Lord, beyond description. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for God. Nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Lord, majesty enthroned above. When I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen. Your infinite wisdom. Wala, Panginoon. Napakadakila niyan. The depths of your love. You are beautiful.
unsearchable beyond description. Majesty and glory above. Purihin natin siya. And I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe, Holy God. God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Purihin natin siya. Oh, sambahin natin siya. Holy God, to whom all praise is due. Sambahin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, purihin ka. Karapat dapat kang pasalamatan sa lahat ng bagay. Amen, amen. Tapos mga kapatid, praise the Lord. At dadako na po tayo sa sunod na bahagi ng ating gawain. Akin na pong tatawagin ang, before the preaching pa palang ang Eva Choir. So, bigyan ko ng pagkakataon si Brother Roming Balio para sa kanyang testimony. Praise the Lord. Magandang muli sa inyo mga kapatid. Nandito ako muli para matagal na hindi tayo nakita-kita. Salamat sa Panginoon. Napadako ako ulit dito sa inyo. Gusto kong i-share yung kabutihan ng Panginoon. Nung nagpunta kami ng Dinggalan Aulula sa Baler po. Oh. Bago kami pupunta ay nandun ang kaaway. Ayon sa sakyan ay hindi pa naayos. Parang sabi ko dun sa aking anak, di ba usapan natin gagamitin namin ng Lunes. Pero wala akong magawa. Ako'y nagpunta doon sa mekaniko. Sabi ko, pare, kailangan ko bukas yung sasakyan. Kailangan i-overtime natin ngayon. Salamat sa Panginoon. Naayos niya, sabi ng aking anak, akala daw niya, binayaran ko ng malaking aga parang gagawin niya. Pero sabi ko sa kanya, anak, binigyan ko ng pamirinda lang parang tapusin. Dahil sabi ko, gagamitin namin sa gawain. Ganun pa rin, doon, tuloy kami ng biyahe. At habang kami nagbibiyahe, nandun yung pagsubok. Magkabila, tawag ng tawag, trabaho. Bagyo trabaho sa Manila. Tawag sa bangko, magkabila. At sabi pa nung isa, text niya, yung sasakyan mo na hihilain namin dahil ilang buwan ng sabi ko, Lord, basta pupunta ako. Iwan mo na yan, nga problema. Abang kami palapit na sa bundok, nakita ko yung sasakyan namin na bus na hirap na hirap siya umaakyat. Natatakot si Terlita, baka atras daw, maatrasan kami. Sabi ko, Lord, nandiyan ang makapangyarihang kamay mo.
mga anak mo ang laman ng bus at ingatan mo sila. Sabi ko, Lord, habang kami nasa paakyat, sabi ko, Lord, kawawa naman ang aking mga kapatiran. Nandito ako sa malamig na sasakyan at sila nandoon sa mainit at hirap-hirap na pangumakyat. Sabi ko sa Panginoon, habang kami nag-uusap ng driver sa ng aking anak ng pamangkin, yung driver ko, sabi niya ganon, Lo, sabi niya, siguro kung magbibigay yung tatay niyo ng pambili ng kahit sige na sasakay na aircon, sabi niya, ano kaya bibili kayo? Sabi niya ganon. Sabi ko, hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, kung kalooban mo, wala namang imposible sa inyo yon. Malit na bagay lang yon kung sikinan. Sabi ko, hanggang nakarating kami doon, masaya, umabot kami ng ilang tatlong araw yata kasama ako ng may bahay. Ay may nabotos man din na kapatiran. At sabay tawag ni Pastor Danny Del Mundo sa akin na sabi niya, Brother Ming, kung pupunta kami ng Kalawag, baka gusto mong sumama. Okay, nag-pray sa Panginoon na sabi ko, Lord, kahit ganun pagod na ako dahil biyahe namin malayo, Bagyo to Pangasinan, Pangasinan to Manila, Manila to Baler. Sabi ko, Lord, sasama ako basta lahat ng problema ko ay maayos. Eh sabi ko, Lord, nabasa ko yung aklat ng ating si Brother Branham, si Abraham, na binigyan ng malawak na kaarian, at sabi niya sa Panginoon, Panginoon, anong kwinta, anong halaga nung binigay mo sa akin na malawak na yon at wala akong anak? Sino magmama na yon? At binigyan siya ng anak. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, pinapupunta niyo ako na doon sa malayo. Iniwan ko yung pamilya ko. Na ganun ang buhay niya. Sabi ko, anong sasabihin ng tao sa akin? Luwas lang na, alis na alis yung kanyang ama. Ganun itsura ang kanyang anak. Yan ang sabi ko sa Panginoon. Pero pupunta pa rin ako. Kahit ganun. Iwan ko lahat ng problema. Basta susunod ako sa iyo. At salamat sa Panginoon. Pagdating namin ng pagdating ko ng galing Kalawag, Quezon, umalis sa kami ng doon sa Kalawag na madaling araw. At ipagkatapos ng gawain, mag-alas 10. Alam niyo po, mo doon sa gawain, mula doon sa gawain hanggang sa highway, siguro mga halos 3 oras na ibibiyahe namin. Dahil si rough road yun, malayong bahay. At dumating kami ng Manila ng maga, diretso ng Pangasinan, diretso ng Baguio dahil may sakit ang aking may bahay. Kaya sabi ko doon sa driver, pagdating ng Mindanao exit, sabi ko, anak, ako magmamaneho dahil matulog ka, parang diretso ang biyahe natin. Pero salamat sa Panginoon, nakadiretso yung biyahe namin. Pero pagdating ng Tiplex, tollgate, nahuli ako dahil sabi nila mabilis daw yung takbo. Kaya ganun pa man, napakabuti ng Panginoon talaga. Walang imposible sa Kanya. Kaya nadatnan ko yung aking anak maayos. Sabi ko, anak, ikaw maiyon dito sa trabaho sa Baguio. Ganito, sabi ko nga sa kanya.
Siguro sa material na bagay, malaking inubos niya. Dahil ginamit siya ng kaaway. Pero sabi ko, Lord, hindi ako papayag dahil anak mo ako. Dahil sabi mo kung anak mo, ano mang hinya, ibibigay niyo. Kaya tulad ng sabi ko noon, na ako'y nagkasakit, sabi ko, Lord, anong dapat kong gawin upang malugod kita at ako'y gagaling? Kaya sabi ko, salamat sa kabutihan niya, sa kanyang makapangirang kamay. Kaya sabi ko kay Pastor noon, tumawag ako na nag-usap kami. Dahil sabi ni Joshua, tinanong ko siya kung paano yung papunta namin ng Bohol. Sabi niya, Ama, wala pang budget. Sabi ko kay Pastor, tulungan niyo ipag-pray niyo yung papel ko ng Bagyo na sana maayos na lahat at parang makapunta tayo ng mission sa Bohol at Enrica. Kaya sa kabuti ng Panginoon, pag-pray niyo rin parang makapunta kami dahil ang kamay ng Diyos ang gagawa ng siya lahat ng paraan. Kahit kung anong pagsubok natin na mabibigat kung tatawag tayo sa Kanya, walang imposible. Alam niyo po, bago kami pumunta ng Likalawag, ito, share ko sa inyo. Noong minsan, dumaan ako ng kasulinaan. Dahil wala na talaga eh. Matagal na nagdidilaw yung sinyas ng kurodo. Dumaan ako doon sa kasuruduan. Sabi ko, pasensya na lang. Iisandaan na yung pera ko. Sabi ko, dalang isanda, wala akong pera talaga. Sumunod ulit. Wala talaga. Sabi yung ganon. Napansin ng aking may bahay, nasaan yung singsing mo? Nung wala akong pangkurodo, sinangla ko sa Ponsiap. Ganon ang buhay ng buhay namin. At nung papunta kami ng Kalawag, wala din ano. Tininan ko yung ibang account ko, may 6,000 yung isa. Sabi ko doon sa driver, daan muna tayo ng bangko, i-withdraw natin yung 5,000 parang may pangkurodo gagastusin natin. At sabi nga anak, Ama, hindi kaya kulang yung ibibigay nila ng budget na bus. Sabi ko, anak, kaya mo, kung kulang man, bahala ng Panginoon at siya magpupunan na lahat. Kaya kung tayo magtiwala sa Panginoon, na tulad ng sinabi ko noon sa mga ibang kapatid na kung pupunta ako o ibibigay ko sa mission ito, paano? May babayaran ako. May babayaran ako dito. Pero kung ibigay natin sa Panginoon na walang alinlangan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahaba ang kapay ng Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Amen. Amen. Napakainam na sa buhay ng ating Panginoon, sa buhay ng ating kapatid, na laging nakalalay sa ating missions. Sama natin lagi siya sa prayer. At nagiging malaking bagay siya sa gawa ng Panginoon sa ating iglesia. Amen? So, di pagtat, mayroon po bang mag-aawit? Ladies? So, wala na. So, dadako na po tayo sa ating announcements at iba pang mga bahagi. Okay, batiin mo natin ang ating mga bisita sa umagang ito. Hallelujah. Sister Sarah Gapito, invited by Sister Lilibet Laksamana. Mari po ba siya? Mari po ba siya tumayo? Present siya yun, nasa likod ko. God bless you, sister. Charmaine Joy and Clarice Joyce de Guzman, invited by Mejia family. Ayun. God bless you. Dadako na tayo sa announcements. May 10 and 17, today and next Sunday, general service po tuwing umaga yan ng Sunday. Tapos, sa hapon naman, meron po tayong activity, Sunday School Sports Fest. Start po yan ng 1:30 p.m. at Suarezville Court. So later on, mag-start na yan after ng service natin, 1:30 p.m. So sa next Sunday, May 24 naman, ganun din, no service ng hapon. Ganun uli. Bakit? Ano bang meron? Okay, so tuloy-tuloy ng AM, general. So buong linggo po ng May, umaga po ang service natin. So medyo marami tayo tuwing umaga. Tapos
sa hapon ng May 31, may communion ng Pampanga. So, yun lamang. Next. June 2, Tuesday, Men's Devotion. Godhead ang topic. Patuloy po ang gawain niya ng mga kalalakihan. So, dadako tayo sa birthday celebrants. Amen. Romans 8:26, my spirit will help you in your weakness. Amen. Sister Christine Espiritu, ngayong araw, May 10. God bless you. Sister Michelle Ambrosio, May 13, Wednesday. Brother Jeffrey Denieva, ating song leader, Sunday School Coordinator, Wednesday din yan, May 13. Sister Nimpa Munoz, May 14, Thursday. Sister Nona Flor Junio from Canada, kung nakaantabay siya, paabot natin ang pagbati, May 14, Thursday. Sister Marilyn Payanan, May 14 din yan. Lamang po, from your Elect Bride Assembly, happy birthday and God bless you. Brother Sog, kung ikaw nalangin sa atin, sama ng offering. Tayo pa'y manalangin. Takdir na namin Diyos na sa amin ay tumutugon sa lahat ng mga pangailangan. Lalong higit ang buhay namin na yung itinatama. Salamat po at may mga provision at pribileo kami sa buhay. At ngayon ay taglay namin, Panginoon, dahil narito pong ebidensya na ikagalaw namin namin buong katawan. Nakikilos namin namin mga bahagi nito, Panginoon. At ang lalong higit ay pananampalataya na patuloy mong sinusulong para kami lalong lumago at makilala ka ng lubusan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At alam namin ito'y taglay ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po na pagkilos mo ay naaayon sa panahon, naaayon sa aming mga pangailangan, naaayon sa aming Lord na likas na yaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ito po ang mga may kaarawan, Panginoon, hinihiling kami lagi na yung pagwaspas sa kanila, paghipo, pag-iingat, ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang Lord kalalagayan sa iyo, ay patuloy mo silang hatakin at ilalong higit na ilapit sa iyo yung presensya, Panginoon. Alam namin ang panahon ay nalalapit na, kaya hamong kami lalong higit na kumapit at lalo kami yumakap sa iyong salita na siyang buhay, na siyang pag-asa namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong ginagawa sa amin, sa pag-iya mo sa amin, sa aming mabuhay, sa paglalagay mo sa aming mga posisyon, ang pakinabang ng bawat isa, ang kanilang mga presensya, ito po nagiging kalakasan namin, Panginoon. Nakita lang namin sila na nakopo sa kanilang mga kalalagayan ay naroon po sigla ng buhay namin at kami, Lord, ay natutuwa at nagaganak dahil ikaw po ang siyang patuloy na gumagawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hayo makinabang ang bawat isa sa bawat isa, Panginoon, at kami makilala namin na kami yung mga anak na patuloy mong Lord na binubuhay ang binhi at pinapasibol hanggang kami magkaroon ng Panginoon ng bunga na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat pong muli sa araw na ito. Hayo magbubuhay kami, magpunyagi kami, magmahal, magmamahalan, at patuloy na maghayag ng pag-ibig na siyang dakila. At walang hindi maaaring may pantay sa pag-ibig sa salibutan ito, kundi pag-ibig lamang na nagmumula sa iyo, dalisay, wagas, at tutong bubukal, Panginoon, dahil ito'y nagmumula sa iyong buhay na walang hanggan, Panginoon. Mo ang buhay na ito ay patuloy na maghayag ng pag-ibig. Ang aming Lord na napakinabangan na nagmumula sa iyo, mayroong mahihayag na ma-express namin ang aming mga pinagkakitaan, ang aming mga kasiglahan sa buhay, ang kalusugan, ang aming mga trabaho, ang lahat ng aming mga tinatangkili, kaya patuloy namin, Lord, na idulog sa ilapit at patuloy kami bigay ng Lord na nararapat para ikaw naman ay matuwa at malugod sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Narito pa aming tithes and offering, ang mga panata, ang aming Lord na inihahayag sa iyo at mga inihibig. Kaya mo hindi kami, Lord, na magkamali at magmaliw ang aming mga pangako sa iyo. Ang pangakong ito ay mag-express ng katotohanan sa buhay, ng realidad. Iwanan namin ang pangako, tunguhin namin ang katotohanan na ikaw ang Diyos sa totoong nagbibigay buhay, bibigay sigla sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, mga kapatid, na patuloy na umaasal palagi sa iyong salita at patuloy kami punuan mo kami lagi ng Lord, panibagong sigla ng buhay,
at paglakad, pati pagkilos, ang ating mga mangiti, ang aming role, relasyon sa bawat isa, e punoy mo ng pagmamahal, Panginoon, hamong ang buong lugar na ito ay humalimuyak at maging samyo ng pag-ibig mo at kabanguhan ng iyong presensya at patuloy ito, Lord, na mahayag sa gawang ito, Panginoon. Maraming po salamat muli. Pinupuri ka po namin. At sabi ito to, Lord, na magmamahal at patuloy na magmamahal habang kami, Panginoon, nag-aantay at nag-aantay sa iyong pagbabalik, Panginoon. Sabi nga, Panginoon, ang naghihintay na may pagtitiis ay siyang totoong pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Pinapasalamatan sa mga bagay na nagawa mo sa buhay namin. Ang lahat may mga pangilangan, ang mga may karamdaman, ang lahat na, Lord, umaasa ng iyong paghipo, ay patuloy mong hipuin at bigyan sigla sa buhay na ito, Panginoon. Isa pa muli, tratas namin ang takilang pangalan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito po kami dalangin. Amen. Amen. The windows of heaven are open. At ang ginaganap natin ang pagbibigay sa Panginoon, hindi pinapaalala ang ating missions. Patuloy po yan, ang ating missions. Okay? Meron po tayong basket sa likod. Kung may burden kayo sa missions, welcome kayong tumulong, sumuporta. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. The windows of heaven, the windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayos ng Diyos na lagi tayong masaya, hindi lamang sa araw na ito. Amen. Akin na po tinatawag ang Eva Choir para sa kanilang song opening sa linggo ito. Amen. Palapakan muli natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you.
then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no woe and pain. Tayo lahat ay magsitayo. Awitin natin minsan pa yung chorus. Because He lives. Because He lives. Let's just worship Him. Let's enter into the spirit of the song. Worship Him. Oh, tomorrow. We love You, Jesus. We thank You. Because He lives. Thank You, thank You, thank You, Lord. All fear is gone, and because I know, yes, Lord, I know for sure He holds the future. Love You, Lord, love You, Jesus, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah. Let's just worship Him. Let's worship the living God. He's worthy of our praise. He is worthy of our worship. Hallelujah. Oh, glory to You, oh God. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory.
come to worship you, O living God. God Almighty, El Shaddai. We thank you, Lord, for revealing yourself to us the way that you did, O Lord. We love you. We thank you. We praise you, O Father. Amen. Tayo lahat ay dumalangin naman namin. Salamat na alam mo ang kailangan ng mga anak mo sa bawat panahon. And you always come, Father, under a certain name na magre-reveal ng katangian na meron ka na kailangan ng mga anak mo sa particular na panahong yun. Father, we ask, Father, now, once again, as the need of your people pull you, Father, para gawin kung anong nararapat, kung anong kailangan nila. Iling po namin, Panginoon, na pamahalaan mo ang iyong lingkod. Kilusin mo rin ayon sa pangailangan ng mga anak mong naririto. Ikaw pong nakaalam ng lalim ng kanilang pinagdadaanan, ng kanilang mga pangailangan. And Lord, kaya may ministry para paglingkuran ng mga pangailangan yun, Lord. Kaya I yield myself to you again, Lord. Iniling, Panginoon, na huwag pong masingitan ng aking sariling isip, ng aking pagkatao lamang, Panginoon, anuman ang sasabihin ko. But let everything be inspired by your Holy Spirit. And Father, hayaan mo mga anghel mo ngayon ay tumayo na sa tabi ng mga anak mo para lalayan sila, bigyan sila ng matalas na pandinig, hindi lang sa tenga, kundi sa puso, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ang buong panahon ng aming gugugulin na magkakasama sa ilalim ng iyong presensya ay maging mabunga, Lord. Mapalaya ang dapat mapalaya, mapagaling ang dapat mapagaling. Maligtas, Lord, ang mga dapat maligtas sa aming kalagitnaan. At Lord, mabigyan ka namin ng karampatang papuri sa lahat ng mga nangyayari sa aming kalagitnaan. We love you at aming pinagkakatiwalang gawain ito sa iyong kamay. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga propeta at nasa buhay pa rin tayo ni Jacob. And this is Jacob part 7. Now, Jacob part 7. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na narito. Amen. Mga nanay at magiging nanay. God bless you. Genesis 28, verses 1 hanggang 7. verse 1, and Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. And God Almighty bless thee and make thee fruitful and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people, and give thee the blessing of Abraham to thee, and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. Verse 5. And Isaac sent away Jacob, and he went to Padan Aram unto Laban, son of Bethuel, the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. Verse 6. When Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padan Aram to take him a wife from thence, and that as he blessed him, he gave him a chance or a charge, saying, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan, and that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Padan Aram. Basahin natin verse 8. And Esau, seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father, verse 9, then went Esau unto Ishmael and took unto the wives which he had Mahalat, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, para tayo magsupo ngayong umaga.
Praise the Lord. Amen. Alam ko po na medyo mainit ang ating panahon ngayon. At lalo na po dun sa mga nasa labas ngayon. But I believe the Lord is able to comfort us with His presence. Pwede niya pong paginhawain ang ating pakiramdam habang tayo nakikinig sa kanyang salita. Amen. Sino po ba ang may nakukuha sa ating serye na kasalukuyang tinatalakay? Ako po mismo ay maraming natututunan, at ang mga bagay na aking natututunan po ay sinisimulan ko kagad i-apply sa aking buhay. At sana ganun din po ang ginagawa ng bawat isa sa inyo. And I believe sa umagang ito muli ay bubuksan ng Diyos ang ating mga mata sa maraming bagay sa kwento ng buhay ni Jacob na hindi natin nakita dati nung una natin itong basahin. So, iniling ko ang inyong matamang pakikinig at iwasan natin ang pagkilos na hindi naman kailangan para hindi tayo madistract sa anumang paraan. At ma-maximize natin ang bawat sandali ng ating pagkakatipon, lalo pat nandito na tayo sa salita ng Diyos. Alright. Balikan natin ang verse 1, 28, isa-isayin natin ulit. At subukan niyong ilagay niyong sarili sa eksena para maka-identify kayo sa ating binabasa. Bagamat ito'y nangyari libo-libong taon na ang nakaraan, daan-daang taon na, amen, we can still be identified by the Spirit of the Lord. Amen. Kung tayo ay madadala ng Espiritong ito doon sa eksena at ating makikita ang ating tinutupad na anino doon sa ating tinutunghayang kwento. Right, sabi dito sa verse 1, remember now, dito sa chapter 28, ay nagkaroon na ng pagbabago ng puso itong si Isaac. Naunawaan na niya na hindi niya pwedeng salungatin ng kalooban ng Diyos, na ang sovereignty ni Lord ay higit na makapangyarihan pa rin sa ating mga sariling diskarte, sa mga naisin natin. Si Sonia, napansin ko lang po siya. Amen. Ngayon, so we're just happy to see her. Amen. Hallelujah. So, hindi natin pwedeng salangsangin ng kalooban ni Lord at nang hindi tayo, you know, tinatapik, pinapalo ng Panginoon. At sa dulo, amen, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sovereignty ni Lord ang makapangyayari pa rin sa buhay mo. Hallelujah. So, naunawaan na yun ni Isaac sa pagkakataong ito na, amen, ginawa niyang lahat, pero sa dulo po ng kanyang pagsisikap, yung blessing na gusto niyang ibigay kay Esau ay kay Jacob pa rin niya nagawad. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. At ngayon dito sa verse 1, hindi na po sa ilalim ng pandaraya, amen, hindi na sa ilalim ng isang persahang sirkumstansya, kundi buong kagalakan na po na igagawad ni Isaac ang isang pagpapala sa kanyang anak na si Jacob. Pagkatapos na isumbong, o pagkatapos na sabihin ni Rebecca sa kanya na dapat na siya ay isugo niya doon sa malayong lugar ng Padanaram o sa Haran para maghanap ng kanyang mapapangasawa. And so bago umalis si Jacob, ay babasbasan po ni Isaac itong kanyang anak na ito. Sabi sa verse 1, and Isaac called Jacob and blessed him. Malino na po, si Jacob ito ang kanyang kausap. Wala nang pantaraya, wala nang wala nang cover-up, wala nang ano pa mang bagay, at naintindihan na niya dito talaga na nauukol ang pagpapala ng ating Panginoon, at nagpasakop na siya sa wakas. Amen. You know, minsan ganun tayo, no? Kailangan minsan balian muna tayo ng buto para maintindihan natin na kailangan na natin magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Amen. At sa wakas, ay susunod din tayo. Amen. Kaya nga, makabubuti na pag nalaman yung kalooban ni Lord, sunod na lang kagad. Amen. Dahil kung anak ka ni Lord, amen, unti-unti niya nga ayusin yung sirkumstansya para sa wakas ay sumunod ka rin sa kanyang kalooban. Amen. He will break your will so that His will can be done. Remember that. Hallelujah. Hindi ka man niya pupersein ka agad, pero unti-unti, mamaniubra niya yung mga pangyayari para maintindihan mo na yung kalooban niya pa rin ang pinakamainam sa buhay mo. So Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. Bakit? Kasi
alam ni Isaac ang bilin ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Kaya nga, yung tatay niya nagpadala ng kanyang alipin sa malayong lugar na may kinaroroonan ni Rebecca para lang mapangasawa ni Isaac. Hindi niya nakakalimutan yun. Kailangan niyang magkaroon ng asawang blood kin. Hey, listening to me. Kailangan magkaroon ng asawa ni Isaac na blood kin. Kaya naintindihan niya na si Jacob na anak niya ay dapat din magkaroon ng asawa na blood kin niya. Amen. Ano sinasabi nitong amen, mga pangyayaring ito ng ating Panginoong Jesucristo ay kailangan din magkaroon ng asawang blood kin niya. Alala, hindi pwedeng basta-basta babae lang. Hindi basta-basta babae galing sa kung saang tribo o denominasyon. Can you say amen? Kailangan word bride. Kailangan kamag-anak niya. Kailangan kadugo. And Brother Branham said, the church is the blood of Christ by the Spirit dwelling within. By the baptism of the Holy Spirit, we become the blood of Christ here on earth. Amen. At ang dahilan kaya hindi pa sinusumpa ni Lord ng husto ang lupa at hindi niya pa pinarurusahan, amen, ng lubusan? At hindi pa nakakatikim ng lubusang galit ng Diyos? Dahil nandito pa ang dugo niya by the church. Kayo ang dahilan kung bakit yung, amen, mga masasamang tao na wala nang pag-asa talagang maligtas. Souls in prison now. Are you listening to me? Dumating na tayo sa puntong yun. Amen? Na marahil may mga taong lumampas na sa linya ng biyaya at paghuhukom ng Diyos na wala nang naghihintay sa kanila kundi judgment. Pero dahil nandito pa kayo, ay hindi pa sila mahipo ng judgments. Because of the blood of the Lamb. You are the blood of the Lamb. Amen? Here on the earth. Naintindihan niyo ba yun? Pagka inalis ng bride, tingnan niyo kung anong mangyari. Pag inalis ng bride, nakita niyo yung ating pinalabas na video nung nakaraang Sunday. Tingnan niyo kung anong mangyayari. Amen. But Christ is going to marry a blood kin. Hallelujah. Yung babae na tatanggap ng kanyang espiritu dahil meron siyang binhi ng salita before the foundation of the world. Amen. Karuktong na siya ng buhay ni Kristo dati pa eh. Kaya kamag-anak siya. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Dahil sa kamag-anak siya, pagdating ng word of the day sa kanyang panahon, amen, sa kanyang landas, amen, ay kanyang tatanggapin ito, pananampalatayanan ito, and he will receive the baptism of the Holy Spirit. Amen. And then, doon nangyayari yung marriage in a personal way. Amen. So si Kristo ay papakasalan ng iglesia in general, pero individually, ay nagpapakasal tayo sa Kanya by the baptism of the Holy Spirit, by uniting with the word of the hour. Sana nasusundan niyo ako. Hallelujah, yung mensahe sa inyong panahon, yun ang tunay na Kristo. Amen, hindi lang po yung Kristo 2,000 years ago. That's an historical Jesus. Yung po alam na Jesus ng mga Katoliko at ng iba pang mga Christian sa Turing, pero wala silang living relationship dun sa Kristong yun. Amen. Ang Kristo na gusto nating makilala at makarelasyon ay yung Kristong buhay ngayon. At nagpapahayag, nagpapakilala. Amen. That's the bleeding word. That's the message of the hour. Amen. Amen. Yun po ang tunay na mensahe. Walang ibang mensahe kundi si Kristo na siya pa rin kahapon, ngayon at nagpakailanman. Na nagpapahayag in a certain way. Amen. According to the need of His church. Gusto kong pansinin niyo yan dahil gagawin kong platform yan na aking gustong sabihin sa mga susunod na sandali. Amen. Ang Diyos, amen, ay kumikilos ayon sa hatak ng pangangailangan ng kanyang mga anak sa panahon na kinabubuhayan nila. Hallelujah. Hawakan niyo lang yan sa inyong pag-iisip at tayo magpapatuloy. So, kailangan blood kin ang mapapakasawa. Hallelujah. Kaya narito, sinugo ni Isaac si Jacob, kahit gano'ng kalayo, kung sa lugar na kung saan ay makakakita siya ng kanyang mapapakasawang blood kin niya. Verse 3, and God Almighty, narito ang blessing ni Isaac kay Jacob ay nagpatuloy. Remember now, this is under the inspiration of the Holy Spirit. Ang kanyang pagkapropeta ay umiiral na naman.
At ang kanyang mga salita ay inspired. Sa kabila ng mga nagawa niya dati, sa kabila ng kanyang mga kahinaan, now his calling, amen, is being manifested. At ito ay kanyang, amen, ginamit ngayon sa pagbabasbas sa kanyang anak. And God Almighty, bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee. Nasa verse 3 tayo. That thou mayest be a multitude of people. Pansinin niyo yung ginamit na pangalan ni Isaac patungkol sa Diyos. God Almighty. Naalala niyo yung sinabi ko noong nakaraang Wednesday? Amen. Saan yan natin unang nakita sa Bible? Amen. Ay pinahayag ng Diyos sa kanyang anak nung si Abraham ay 90 years old. At wala ng kakayanan na magkaanak. Amen. Ang Diyos ay nagpakilala sa kanya, Genesis 17, that he was El Shaddai, God Almighty. So merong mga certain names na ginagamit ang Diyos ayon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. At merong pangalan siyang ginagamit sa pakikipag-deal, amen, sa iba't ibang grupo ng tao. And we found out na yung God Almighty ay hindi po yung ginagamit ng Diyos sa lahat ng tao. Kundi ito ay gamit ng Diyos particularly sa elected seed. Abraham representing the elect. And God revealed himself, amen, to him as God Almighty. At narito ngayon si Isaac, yung blessing ni El Shaddai, God Almighty, ay kanyang ginagawad kay Jacob. Why? Because he's part of the elected seed. He's dealing with them as El Shaddai. Bakit El Shaddai? Breasted God. Amen? Bakit breasted God? Merong dibdib. Amen? Dalawang dibdib, Old Testament and New Testament. Amen. Ito lang yung grupo ng tao na kayang tumanggap ng dalawang dibdib. Amen. Kayang tumanggap ng full gospel. Merong mga nagsasabing sila yung mga full gospel, pero it's not really full gospel, but full, F-O-O-I-L. Gospel. But full gospel is, ano, believing the word and accepting it from cover to cover. Old and new. Yung lakas na galing sa dibdib ni El Shaddai, ay handa nating sipsipin at tanggapin lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Ang makakagawa lang niya na ay elected. Kaya siya ay El Shaddai sa elected. Now, God blessed Ishmael before, but not God Almighty. Intindihan niyo ba yun? God may even bless a serpent seed. Bless him in a certain way. Amen? Bigyan siya ng magandang negosyo, pagpalain siya materially. Marahil nagtanim siya ng kabutihan. Amen, sa kapwa-tao. Serpent seed, brother, eh? Nagtanim ng kabutihan. Bakit si Cain ba walang kabutihan? Si Cain nga, religyoso din eh. Di ba? And because nagtanim siya ng mabuti, aani siya ng mabuti dito sa ibabaw ng lupa. Serpent seed. Marahil tumulong sa kapwa, siya'y tutulungan at pagpapalain. And that's still God blessing it. Amen? But not God Almighty. Sana naintindihan niyo ako, may iba't ibang kahulugan ang pagpapahayag niya under certain names. Kaya nga dun sa Genesis, pinaalala ko na sa inyo, naalala niyo nung makipagdilang Diyos sa tao? Amen? In redemption, He was revealed as Jehovah God. Samantalang dun sa creation, He was just God. Diba? Pagka may kinalaman na sa anak niya, sa tao, He's Jehovah God. Alright. So sabi niya, God Almighty, bless thee. Sarap nun, na God Almighty, dun galing ang blessing natin. And I claim that. I say amen to that. Dahil parte ako ng elected. Galing ang blessing ko sa God Almighty, hindi lang sa God, but God Almighty. God may bless the denominations, but not necessarily God Almighty. God Almighty, bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people. And give thee the blessing of Abraham. Now remember, bago ito, dun sa ilalim ng pandaraya, ay ano, binless na ni Isaac si Jacob. You remember? Kayo mga tumutungay sa ating serye. Diba? At ang sabi niya, God give you the dew of heaven. Alala niyo yun? And the fatness of the earth.
and plenty of grain and wine. Naalala niyo ba yun? May blessing na nung una, pero pagdating dito, amen, voluntarily, amen, si Isaac ay nagawat ng expanded blessing kay Jacob. Praise the Lord. Minsan iniisip natin, pinagpala na tayo. Pero hindi natin alam yung naghihintay sa atin sa banda pa ron. Meron pa palang expanded blessing. Sabi nga ng isang brother, nakalimutan ko kung sino may sabi, merong mga blessing, merong mga inheritance ang bride na antap pa. Hindi pa nila napapakinabangan. Marahil hindi pa nila alam hanggang sa mga sandaling ito. Amen. Darating ang takdang panahon na ito'y iahayag sa inyo. And amen, yung blessing na akala nyo, yung nakamit nyo na, akala nyo, oh, jackpot ka na lahat na ng maaari mong maisip, na maaari mong makamit mula sa Diyos, yung nakamit mo na, magugulat ka na lang na, meron pa pala? Meron pa pala niyan? Maliban sa dew of heaven, maliban sa fatness of the earth, maliban sa plenty of grain and wine, ang sabi ni Abraham, gusto kong, ang sabi ni Isaac, gusto kong ipaalala sa iyo, Jacob, na ang blessing ni Abraham na pinagmulan nitong blessing natin, yung original source, yung original na tumanggap ng pangako, hallelujah, yung blessing na iginawad sa kanya ay kasama sa blessing na dapat mong tanggapin. At pinalala ko sa inyo noong nakaraang Miyerkules, amen, pwede natin i-apply ito dun sa restoration of the bride tree. Na yung blessing ng mga nauna sa ating believer ay kasama sa blessing na ibibigay sa atin sa dulo. Hallelujah. The blessing of the original Pentecost. Glory! Hallelujah! I will give thee the blessing of the original Pentecost. Not 1906. Not 1909. But original Pentecost. Meron mga nagsasabi, okay, dyan sa Pasig, marahil may komento sila para kayong mga Pentecostal minsan mag-worship. Praise the Lord! Yan ay papuri para sa akin. Dahil ang nobya ni Kristo ay tunay na Pentecostal. Not by denomination, but by experience. Dahil yung Pentecostal blessing ay kasama sa original blessing para sa church. Yung blessing ni San Pablo ay para sa atin. Yung blessing ni Martin ay para sa atin. Yung blessing ni Irenius ay para sa atin. Yung blessing ni Columba ay para sa atin. Yung blessing ni Luther ay para sa atin. Yung blessing ni Wesley ay para sa atin. And definitely, yung blessing ni Brother Branham ay para sa bride. Amen. Isasauli ko lahat ng kinain ng apat na uod na yun. Isasauli ko yung bunga ng Espiritu. Isasauli ko yung dahon ng fellowship. Yung lilim na dulot ng mga dahon pag inihipan ng Espiritu Santo at kayo nagiginhawaan. Hallelujah. May mga panahon, praise God, dito sa church, sobrang init. Pero ang pakiramdam ko parang naka-aircon. Nung wala pa tayong aircon. Dahil may kung anong refreshing na mas malalim kesa sa balat lamang ang inaabot. Refreshing na umaabot doon sa kaibutura ng ating kaluluwa. Amen. Na kahit napakainit pero hindi natin alintana. Dahil ang ating kaluluwa ay nare-refresh dahil sa fellowship of the Holy Spirit. Dahil na ipanumbalik ang blessing. Hallelujah. Ng fellowship. Amen. Na kinain dati ng uod. Hallelujah. Palmer worm. Locust, if you remember. Yes. Amen. Caterpillar. And then canker worm. Hallelujah. Or palmer worm. Hallelujah. Pagkatapos nung, tawag dito nung dahon, ng fellowship, amen, ibabalik din ni Lord yung tamang katuruan. Which is the bark, yung pong cover nung katawan ng puno, yung protection ng buhay niya. Ang protection ng buhay natin ay ang ating mga katuruan na base sa salita ng Diyos. Yun ang nagpo-protect sa buhay. At yun ay unti-unting inalis ng denominational spirit, ng antichrist spirit ng mga nakaraang panahon.
Kinain ng caterpillar. Can you say amen? Hallelujah. Hanggang sa malantad yung pinaka, kumbaga yung ubod. Yung pinaka gitna. Amen. Nung katawan na dinadaluyan ng buhay. Walang magawa yung buhay kundi ano, tumakbo doon sa ugat. Dahil pag nagtagal siya doon, sa katawan ay mamamatay siya, maglalaw siya. Kaya ang iglesia ay nagmistulang tuod. Punong tuod. Pero may pangako sa Joel, I will restore. All that the canker worm and the locust and the palmer worm and the caterpillar have eaten. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. At nakita natin, taglay natin lahat ng yan. And we can say, the bride tree has been restored. Or else, hindi totoo yung pronunciation o yung declaration ng prophet natin, the restoration of the bride tree. Do we have the fruits of the Spirit? Do we have the fruits, hallelujah, of the nine gifts of the Spirit in the church? Should be here. Amen? Hallelujah. Do we have the teaching? And do we have the life? He gets a lot. The Holy Spirit itself, amen. Siyang kumikilos sa atin. Siya nagpapatuloy. Amen. Hallelujah. Walang sumusuportang malaking headquarters kung saan. Walang organisasyon na malaki. Pero may buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Di mo pwedeng patayin yung puno na itinanim sa siping ng agos ng ilog ng tubig. Sabi ni Job, amen, meron pa bang pag-asa ang tao pagkatapos mamatay? Noong unang sabi niya, parang wala na. Pero pag-isip-isip niya, tinignan niya ang kalikasan, ang sabi niya, ang puno sa amoy lamang ng tubig ay nabubuhay na muli. Amoy pa lang ng tubig yun. Hamog pa lang, kumbaga, ay mabubuhay siyang muli. Kaya sa dulo ay kinungklud. Amen. Hallelujah ni Job. I know my Redeemer liveth. And even though the skin worms eat this body, yet in my flesh will I see God. Whom will I see with my own eyes? And not another. Amen. Hallelujah. That's why narito. Amen. Ang punong nobya. A restored tree. Amen. Amen. Kaya dapat hindi tayo mamuhay underprivileged. Meron tayong tamang katuruan, meron tayong bunga, meron tayong fellowship, meron tayong buhay. Amen. Praise God. Minsan yung mukha natin mukhang parang walang buhay. Do we know what we have? Yan ang problema minsan, di ba? Si Jacob, sa kanya na ito eh. Pero alam na ba niya kagad? Hindi eh. Kaya nga kailangan sabihin. Kaya kailangan ipangaral. Kaya kailangan sambitin ni Isaac. Kaya kailangan mamove si Isaac ng Spirit para mangaral ng certain sermons, certain messages. Kailangan mamove ang ministry na talagang pinili ni Lord. Anointed, amen, by the Spirit of the hour. Para mangaral ng certain messages, amen, na kailangan ng mga tao, mga pinili. Not necessarily all that are here. And I hope you are all elect. But the fact is, you are not all elect that are here. Amen? Pero meron sa inyong umahatak ayon sa inyong pangailangan. Meron sa inyong nauuhaw na lumago. Meron sa inyong nauuhaw na higit na makilala ang Diyos. Pero sa inyong hindi lamang blessing na material ang hinahanap. Hindi kagalingan na physical lamang ang hanap. Meron kayong malalim na hinahanap. Amen! Pangangailangan ng panahon. Anong pangangailangan ng panahon? Perfect faith! Rapturing faith! Kasi yun ang pangako ng panahon. At merong mga anak niya na makakaramdam ng pangangailangan ngayon and they will be moved. They will cry for it. They will pray for it. They'll come to church with that earnest desire. Hindi lang sila magpapalampas, magpapadawas ng linggo dahil sila'y anti-message believer.
At pagtayo ko dito sa likod ng pulpito, alam ko kung sino yung mga taong yun. Nakikita ko yung kanilang pananabik, yung kanilang amen, pagpapahalaga sa bawat salita ng Diyos. Amen. At doon ako na-inspire. Doon ako nadadala. Amen. Ayaw ko magpadala doon sa mga natutulog sa church. Dahil pag nagpadala ako doon, aantukin din ako sa pulpito. Hindi ako nagpapadala doon sa linga-linga kung saan-saan. Hindi ako nagpapadala doon sa mga may nangangaral, nag-uusap. Sabi ni Barabara, gusto niyo mag-usap, lumabas kayo. Kaya pumunta kayo sa bahay ng isa't isa. Doon kayo magkumustahan. Huwag dito sa church. We've come to worship God here. Hallelujah! Amen. You see, God is moving me in this direction. Dahil meron sa inyong seryoso. Meron sa inyong hindi nagbibiro. Meron sa inyong, you don't take this lightly. This is life and death for you. Praise the Lord. God Almighty shall bless thee. Doon pa lang tayo. God Almighty shall bless thee and shall give thee the blessing of Abraham to thee. Verse 4, and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. And Isaac sent away Jacob, and he went to Paddan Aram unto Laban, son of Bethuel, the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's, and Esau's mother. Now, from Beersheba, yung kinaroroonan nila. Amen. Kung saan nanggaling si Jacob. Kung saan ay pinahayo ni Isaac si Jacob. Amen. Ay merong kailangang lakbayin na 480 miles itong si Jacob para makarating sa Paddan Aram. Lakad yun, ha? O kaya kamelyo. Lakad. Amen? Gano'ng kalayo? Gano'ng katagal niya yung lalakbayin? Pero kung kailangan lakbayin, amen, para lang mahanap yung nararapat na nobya. Praise the Lord. Isipin niyo yung nilakbayin ni Lord? Hindi po madali yun. Hallelujah. Pero kung kailangan gawin, kung kailangan mag-condescend, kung kailangan magpakababa-baba ng gusto, amen, para makuha yung nararapat na nobya, ginawa down from His glory, ever-living story. Sabi ni Barbenam, doon sa trono, walang ibang natatanggap ang Diyos kundi papuri, paglalahati ng mga anghel. Hindi siya mahipo ng kasalanan, ng anumang pagdududa. Pero iniwan niya ang kalulatihang yun at nagbihis siya, amen, ng lamang tulad sa lingkod. Na ganyong alipin at bumaba dito sa lupa. At nang bumaba siya, hindi lang siya basta bumaba, nagpakababa-baba siya. Na ginampanan niya yung pinakamababang tungkulin na maaaring gampanan ng isang tao, tagahugas ng paa. At nang mapunta siya sa Jericho, isa sa pinaka-maruming lugar, sa lugar na yun. Amen. Napakababang lugar. Ay kinailangan niyang tumingala sa pinakamaliit na tao. Amen. Kailangan niyo sabihin, bumaba ka rin dahil ang karihan ng Diyos ay dumating sa iyo. Ang hari na mga hari, ang dakilang manlilika, nagpakababa ng gusto para tumingala kay Zacchaeus na napakaliit na tao. This is Jacob now, traveling. May dispensational change. Dati-rating nasa pagkalinga ng mga magulang. Diba? Bastante lahat ng bagay. Sabi niyo, gano'ng kayaman si Abraham? At gano'ng kayaman si Isaac? Lalo na nung ipasa na Abraham yung kanyang mga pag-aari sa kanya. At lalo pang umaman. Lalo pang maraming naging tagasunod. Hallelujah. At lahat ng kailangan ng mga anak ay binigay. Pag-aruga, pagsubaybay. Hallelujah. Gabay! Amen. Ang isang matuwid na magulang. Amen. At nagkaroon siya ng tawag dito, notoriety. Ibig sabihin nun, naging sikat, bantog itong si Jacob. At lahat ng identified doon sa lahing yun dahil kilala nila yun bilang ama ng pananampalataya.
lahi ng mga propeta. Kahit saan magpunta itong si Jacob, eh, may usap-usap, uy, anak yan ni Abraham. Uy, anak yan. Uy, binisita tayo, anak. Para bang anak ni Mayor yan. But now, he's going to be an outcast. Aalis sa kanyang sambayan para magkaroon ng personal na lakad sa Diyos. Amen. Ang sarap nung nandito tayo magkakasama sa church. Pinapanalangin ni Pastor. Pag may sakit, pinapatungan ng kamay. Palaging binibisita pag may pangangailangan at may problema. Pero may mga panahon na kailangan maglakbay ka mag-isa. Ikaw lang at ang Diyos. Ikaw at ang pananampalataya mo lang kay Lord. Walang inasa ang tatay, walang inasa ang nanay, walang inasa ang pastor. But you, ang baon mo lang ay ang blessing ni Abraham. Ang baon mo lang ay ang pangako ni Jehovah. Sabi na yun, Lord. Tabay kayo naglalakbay, ay dadaan ka sa, kung tawagin ay, University of Hard Knocks. Yan po ang tanging university na hindi po pwedeng lampasan ng mga elected. Yes. Amen. Maring hindi nyo kailangan pumunta sa universidad dito sa lupa. Marahil wala kayong, you know, pera para dumaan sa university, sa inyong pag-aaral. Pero kung anak ka ng Diyos, dadaan ka pa rin sa university. Hard Knocks University. Ano yun? Hard Knocks yung pagka nababagok yung ulo mo at nadatapa ka at nasusubsub ka, natututo ka, nananockdown ka. Amen. Sa mga pagsubok ng buhay, amen. Pagka mali ang yung landas, papatirin ka ni Lord para matuto ka. Hindi yan ang direksyon, anak. I'm sure. Pagka dumaan ka dito sa university ito, talaga madidevelop ka. Walang sinabing mga galing sa Harvard. At gagraduate ka, hindi ka magbabayad. Ibig sabihin talaga, dadaanan mo lahat ng kurso. Walang makakaiwas sa mga test. Amen. Mas maraming baksak, mas maraming knock, mas tumitigas. Mas tumatatag. At makikita natin dito na yan ang dadanasin ni Jacob sa pag-alis niya sa kanyang bayan. Sa payong ng kanyang mga magulang. Hallelujah. Verse 6. When Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan Aram to take him a wife from thence, and that as he blessed him, he gave him a charge, saying, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. And that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Paddan Aram. Si Esau pala ay nakasilip all the while. Nangyayari sa aking kapatid. Siya'y pinalis, pinapunta siya Paddan Aram. Dahil lang sabi doon siya kumuha ng kanyang mga pangasawa dahil kailangan daw ay kamag-anak niya yung kanyang mga pangasawa. So lahat ng yun ay tinanim ni Esau. Ganun pala yun. At nakita niya kung paano naging masunurin itong si Jacob. Praise the Lord. Yan po ang problema ng mga serpent seed dun sa mga God seed. Nakikita nila ang pagiging masunurin ng God seed. At yung blessing na iginagawad sa kanila ay nagpapainggit dun sa serpent seed. Hindi ba? Kita niyo si Abel, naging masunurin. Nakatingin si Cain. Ganun pala yun. Yun pala ba? Binaspasan ni Lord yung kanyang alay. Dugo ang kordero. Bakit? Kasi naging masunurin sa revelation. At dahil dun, pinagpala. Ayun naman pala nakita mo eh. Di ba? Kasi gusto niya pagpalain din, pero sa paraan na gusto niya. Pagpalain siya na ginagawa kung ano yung gusto niyang gawin. Hindi siya, wala siyang, you know, hindi siya handang magpasakop dun sa thus saith the Lord. Dun sa revealed word. Amen? Kaya nagselos si Cain. Anong nangyari sa kanya? Tinubuan siya ng galit at ng pagkamuhi.
At nauwi saan? Murder. Narito si Isaw, pinagpala. Pinagpala na yung kulukoy na yan. Excuse expression. Pinagpala pa ulit. In-expand pa yung blessing. At ito naman, oh, sip-sip naman ito. Sunod-sunod na kunyari. Hindi, totoo yung pagsunod ni Jacob this time. Amen? Alam niya na nasa tamang direksyon na siya. At sabi ni Esau, okay. May chance ako ngayon na mabawi ang damdamin ng aking tatay. Wala na si Jacob! Wala na ako ang kakumpetensya sa tahanan! Susundan niyo ba ako? Sabi niya, good. Dahil ngayon pwede kong hilutin. Eh, man ang damdamin ni tatay kasi alam ko simula pa lamang nakalin siya sa atin. Paborito niya ako eh. Sandali lang yung ututuin ng konti. Pasasaan ba? At ang damdamin niya ay babalik sa akin. At kumuha siya ng tip doon sa gagawin ni Jacob. Kaya titingnan niyo dito sa verse 7. And that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Paddan Aram. Verse 8, and Esau, seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac, his father, nung makita raw ni Esau, tignan niyo yung eksena, ha? Maging matalas kayo. Eh, yung pala ang kalooban. Yung pala ang nararapat. Dapat kamag-anak yung mga pangasawa. Kaya pala itong si Jacob, pumunta ngayon sa Paddan Aram. Kasi yun ang gusto ni Lord, yun ang gusto ng aming mga magulang. Sabi niya dito, dahil nakita niya na hindi nakalugod sa kanyang mga magulang yung mga napangasawa niyang Hittites. Yun ang sinasabi rito. Eh, may abay, nakadalawang asawa na bago naisip mali pala. Hindi na kailangan abutin ng ganyan. Nakita niya. Sabi niya, hindi nakalugod yung mga Hittites. Amen. Hallelujah. Sa aking tatay. Ang ginawa niya sa verse 9 ay ganito. Then went Esau unto Ishmael. Nakikita niyo, walang revelation talaga itong si Jacob. Wala siyang revelation tungkol dun sa covenant blessing. Kasi bagamat si Ishmael ay anak din ni Abraham, kita niyo, gusto niyang gayahin si Jacob eh. Kita niyo yung mga serpent seed? Gaya-gaya lang yan. Diba? Impersonators. Ganun pala. E di, sa kamag-anak ko na rin ako makikipag-asawa. Pupunta siya sa tsuhin namin, eh di pupunta rin ako sa tsuhin ko. Naintindihan nyo? Si Ishmael ay tsuhin din. Anak din. Amen? Ni Abraham. Tama ba? Half-brother ng kanyang tatay. Kaya lang, hindi niya naisip na si Ishmael, bagamat kamag-anak, intindihan niyo ba ako? Hindi niya naintindihan na itong mga denomination nito, bagamat Christians, ay wala sa covenant blessing! Nasusundan niyo ako? Punta siya kay Ishmael. Amen, kasi yung pala ang sekreto, punta ka sa tiyuhin mo at yung anak ng tiyuhin mo, dahil kamag-anak mo, yun ang pakasalan mo. This time, makukuha ko ng puso ng tatay ko kasi naging masunurin ako dun sa kagustuhan nila. Walang revelation. Si Ishmael ay wala sa ilalim ng blessing ng covenant. Na kay Isaac lamang ang covenant. Ang blessing ay sa kanya lamang dumadalang, hindi kay Ishmael. Iba yung covenant kay Ishmael. Iba yung covenant kay Isaac. Iba yung covenant sa denominational world. Iba yung covenant sa elected bride. Maring maligtas ka doon sa denomination. Are you listening to me? At ikaw ipapasukin, amen, sa eternal life pagdating ng white throne judgment. Pero yung elect, amen, sila ay may buhay na walang hanggan na before the foundation of the world. Sila ay bahagi ng Diyos. Hindi sila gagantimpalaanan ng buhay na walang hanggan. Sila ay bahagi ng buhay na walang hanggan. Pastor Barry Branham said, itong mga foolish virgins, itong mga righteous, amen, sa white throne judgment, sila ay ano, bibigyan, pagkakalooban ng eternal life. So sabi ni Esau,
Total, Christian din naman ito eh. Ayaw niya nung worldly. To Christ, Baptist naman ito eh. Hey, listening to me! Amen. O Baptist na hindi niniwala sa kilos ng Holy Spirit. Iyan yung pakakasalan mo. Amen? Well, hindi naman tayo pwedeng humusga. Kama. Kaya lang hindi tayo humusga eh. Diba? Hindi natin masabi kung bride yan o hindi. Eh, kayo naman, dito nga sa loob ng message eh, hindi nyo pa matukoy kung bride o hindi eh. Pupunta pa kayo doon sa mas malayo sa message. Eh, lalo na hindi nyo masigurado kung bride o hindi. Mas malaking posibilidad, hindi. Susundan nyo ba ako? Sabi ni Isa, punta ako kay Tatay Ismael. Punta ako sa World Council of Churches. Sabi ni mga Christian din naman sila, nag-hallelujah din sila. Anak din sila ni Tatay. Ni Lolo pala. And Jacob went. I'm sorry, sa verse 9 tayo. Then went Esau unto Ishmael and took unto wives which he had Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife. So anong nangyari? Ginaya ni Esau si Jacob. Nabaliktad niyo yung eksena. Nung una, ginaya ni Jacob si Esau. Diba? Sa ilalim ng pagkukumander ng tatay niya, nanay niyang si Rebecca. Na mapagmaniubra. Kaya nga, Rebecca, mapagmaniubra. Amen? Sa ilalim ng pandaraya, ginaya ni Jacob si Esau. Ginaya yung balahibo, ginaya yung amoy, ginaya yung venison. Ginaya yung boses. May mga panahon pala yung mga elected, minsan gaya-gaya din. Pero hindi natural ng gaya-gaya. Diba? Kahinaan lang ng ibang elect yung gumagaya. Pero hindi sila yun sa kanilang kaluluwa. Pero itong si Esau, siya yun sa kanyang kaluluwa. Nung makita niya, yun pala, para i-bless ako, para mabawi ko ang damdamin ng aking tatay. Mag-aasawa na rin ako ng pinsan ko. Kamag-anak ko. Hala, pagkakataong ano to. Hala, malayo si Jacob! Saan samantalin ko ang bawat sandali? At ipapakita ko kay tatay, masunurin din ako. Parang nakikinikinita ko. Nung ipakita niya, pakilala niya yung kanyang nakuha sa lahi ni Ishmael kay tatay-tay. Sa inyo dito. Pakamot ng ulo si... si Isaac. Anak, wala ka talagang revelation. Hindi yan kasama sa tipan. Hindi yan talaga kamag-anak. Sa turing lang yan. Praise the Lord. Alright, tuloy natin. Tingnan natin si Jacob. And Jacob went out from Beersheba and went to Haran. Now, gusto kong alalahanin nyo kung sino napakasawa ni Jacob at yung circumstance sa kanyang pakikipag-asawa dito sa babaeng ito. Dahil si Jacob, sa pagkakataong ito, ay tumitipo sa ating Panginoong Kristo. Amen? Naalala niyo kung sino napakasawa ni Jacob? Nung maging masunurin siya sa kanyang tatay at sumunod siya sa batas ng salita ng Diyos at sa blessing ng covenant? Sino ang nasumpungan niya at napangasawa niya? Babae sa balon. Tama ba? Kayo mga nagbabasa ng Biblia, babae sa balon. Gustong magigib ng babae. Kaya lang di niya kayang buhatin yung nakatakip na malaking bato sa balon. Merong babae, minsan na pinuntahan si Jesus. Nasa balon. Gusto niyang magigib. Hindi lang yung tubig na literal. Meron siyang pagkauhaw sa kanyang puso. Para sa tubig ng buhay. At lumapit yung lalaki sa kanya. Si Jacob ay lumapit dun sa balon.
At siya ang nagtanggal ng takip ng balon para yung babae makaigip dun sa balon. Hindi ba tayo yung ganung klase ng babae? Ali-aligid tayo sa balon. Alam natin, salita ng Diyos yan. Alam natin, Biblia, salita ng Diyos yan. At meron tayong respeto. Nasa paligid lang tayo, pero hindi natin matanggal yung takip ng balon. Wala tayong kakayahan. Pero merong lumapit isa sa mga araw na nagdaan. Hallelujah! At tinanggal sa atin yung selyo ng balon. Tinanggal sa atin yung mga tatak doon sa aklat na hindi maintindihan. Gusto nating uminom. Gusto nating maintindihan. Gusto nating basahin. Gusto nating ipamuhay. Pero selyado ang aklat. Pero merong isa galing sa lahi ni Huda na bumaba mula sa langit. Hallelujah! At binuksan ang balon! Balon ng buhay na wala hanggan na ngayon ay ating iniunuman. Kaya ganito tayo kasaya, kaya ganito tayo. Amen! Praise the Lord, kasigla sa ating pananaman. Kaya ganito ako ka-excited dahil may nagbukas ng balon para sa atin. At hindi lang yon, yung nagbukas ng balon ay pinakasalan ako. Glory to God! You are that woman of the well. Rachel typed that. Blessed be the name of the Lord. And Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. Verse 10. Remember now, that is Jacob. Nag-iisa. Nag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan. Diba? Sama o bilang tao, uncertain siya. Saan ako ipapadpad nitong aking paglalakbay? Anong naghihintay sa aking hinarap? Saan ako mapupunta? Nag-iisa, galing sa pagkalinga ng mga magulang. Galing sa proteksyon ng buong sambayan. Ngayon, mag-isa na lang siya naglalakad. Saan ako pupunta? And he felt the need na magkaroon ng direksyon. He felt the need na siya'y magabayan. At bigyan ng sagot sa kanyang tanong, sino ba ako? Saan ako pupunta? Saan ako papadpad? Itong aking paglalakbay na ginagawa. Nakikita ni Lord yung kanyang pangailangan. Kaya si Lord ay tutugon sa kanya. Makikita niyo mamaya. Hallelujah. Verse 11. So, biyahe na siya galing sa Beersheba. Pagkatapos ng tatlong araw, I believe it was, amen, napunta siya sa isang lugar na kung tawagin ay Luz, L-U-Z. Luz sa Tagalog. Luz sa English. Diba? Dahil sa sobrang pagod, ay bumaba muna siya roon. Huminto siya roon. Humimpil siya doon. Sandali. At nagpahinga. Sabi sa verse 11. And he lighted upon a certain place. Ito na nga yun eh. Sa kanyang paglalakbay, ay huminto siya sa isang lugar. Bumaba siya sa isang lugar, particular na lugar. Amen. Notice the word certain place. Amen? Alam niyo, marami tayong mga dinaanang certain place sa ating buhay. Meron ditong naganap ng church at napadaan sila sa certain street. Nang pangalan ay Rainbow Street. At sabi ni Brother Rafi, ito yung hinahanap ko! And he lighted upon a certain place. At magmula nung madako kayo doon sa lugar na yon, hindi na naging tulad pa ng dati ang buhay niyo. And you lighted upon a certain church. Akala nyo makapagpalampas kasi galing ako sa probinsya. Kristiyano ko eh. Meron palang Christian church dito. Tingnan ko nga. Palipas nga ako ng linggo. Tingnan ko. And you lighted upon a certain place. Hindi mo alam ang Diyos ang nagtakda sa iyo na maparoon sa dako. Certain! Duya! Bago pa malaman, amen, doon ka na pala babaguhin. Doon na ipipihit ang buhay mo. Doon mo makikilala ang Diyos.
sa isang malalim na paraan. Amen? Bilang meron kang nakilalang certain man, certain woman, certain office mate, certain classmate. Can you say amen? Hallelujah! Ang Diyos ang nagtakda ng mga certain na yon. Certain, particular na lugar. Amen! At ikaw ay napatago, napadako sa isang certain problem. And you had a certain need. Yung pala tinakda ni Lord yun at katatagpuhin ka niya doon sa certain place na yon. Abang ikaw ay naghahanap ng tugon kung saan ka ba pupunta. Naghahanap ka. Amen ang sagot. Ano bang dahilan? Bakit nandito ka? May tanong ka tungkol sa iyong kinabukasan. At ang pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Bigla ka nalang napadaan doon sa certain place na yon. And he lighted upon a certain place and tarried there all night. Palipas siya ng gabi because the sun was set. And he took of the stones of that place and he put them for his pillows and lay down in that place to sleep. Verse 12. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. Verse 13. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham. Thy father. I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest to thee will I give it, and to thy seed. Pagdating niya sa certain place na yun, hindi niya alam, niya akalain na mararanasan niya itong bagay na ito. Natulog lang siya, humimlay lang siya sandali. Ang sumunod na pangyayari, nakita niya ay may nakita siya isang mahabang hagdan ng mga paa ay nakapatong sa lupa at ang tuktok ay umabot sa langit. At ang sabi, ang mga anghel ay panikpanaog doon. At sa tuktok noon ay nandoon ang Panginoong Diyos na nangungusap sa kanya. Naghahanap siya ng kasagutan kung saan siya pupunta. Hinahanap niya ang daan para mapuntahan yung kanyang hinahanap. Kaya ang Diyos ay sumagot sa kanya sa pamamagitan ng isang panaginip. At yung sagot sa kanya hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng binhi at lahat ng mga anak ng Diyos. Dahil hindi lang yung tanong ni Jacob as a person ang masasagot dito, dahil yung nakita niyang daan ay daan mula sa lupa papunta sa langit. Walang ibang daan, hindi kayo makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. May mga taong naghahanap ngayon dito, at ngayon ay napadako dito, sa church nito, certain church. Dahil naghahanap kayo ng daan para makapunta doon. Amen? At narito ang sagot ni Lord kay Jacob, naghahanap ka ng daan, gusto mong malaman kung saan ka pupunta? Gusto mong malaman kung anong kinabukasan mo? Tumingin ka, Jacob, at nakita niya mula sa lupa hanggang sa langit ay naitayo ang isang hagdan. Walang ibang daan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung hagdanan ay wala iba kundi ating Panginoon. Amen. Dahil nung magkasala ang tao, amen, sila ay nahiwalay ng isang malaking-malaking chasm, isang malaking-malaking bangin, at walang paraan para sa tao na makaparoon sa kinaroroonan ng Diyos. Amen. At ang Diyos sa kanyang kabanalan ay hindi rin basta-basta pwedeng pumunta roon sa kinaroroonan ng tao na puspos ng kasalanan. Kailangan magkaroon ng tagapamagitan, amen, sa pagitan ng Diyos at tao. Kailangan magkaroon ng hagdan mula sa lupa hanggang sa langit. Kaya ang Diyos ay nag-isip ng paraan. May tanong ang aking mga anak. May hinahanap sila sa kanilang mga puso. Gusto nilang matiyak ang kanilang kinabukasan. Hallelujah. At ang Diyos, amen, para ma-bridge matulayan yung dakilang guwang na yun.
ay nagkatawang tao, nag-anyong makasalanan. At inako ang mga kasalanan natin sa laman na yon, nakatulad ng ating laman. Para ano? Para maitungtong niya ang kanyang paa sa lupa. Habang inaabot niya ang langit. Dahil siya ay kapwa Diyos at tao. Lupa at langit nagtagpo dun sa hagdanang iyon. Ngayon, ang tao'y pwede nang umakyat sa hagdan patungo sa langit. At ang Diyos ay nakababa sa pamamagitan ng taong iyon. Taong hagdanan! Para ang Diyos ay makababa at maabot niya tayo dito. Siya'y nagkatawang tao. Amen. Amen. Yun pala yun, Brother Ray. Kailangan ko makita ang ibang interpretation niya kundi yan. Or else, merong ibang daan patunta sa langit. At ang sabi, ang kamangha-mangha dito, may mga anghel na panikpanaog. Panikpanaog doon sa hagdan. Nung si Nathaniel ay tawagin ng Diyos, pinakilala ni Felipe si Nathaniel kay Lord. Bago pa makalapit si Nathaniel, ang sabi, narito ang isang Israelita, in whom there's no guile. Walang daya sa kanya. Busilak ang puso nitong taong ito. At ang sabi ni Nathaniel, Panginoon, kailan mo ako nakita at saan mo ako nakita? Bago ka pa tawagin ni Felipe sa ilalim ng puno, nakita na kita. At sumampalataya si Nathaniel, ibig sabihin na mangha. At ang sabi ng Panginoon, tingnan nga natin, John chapter 1 verse 51. And behold, I'm sorry, John 1:51. And he said unto him, verily, verily, Christ now speaking, the red letter, and kausap si Nathaniel, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Sino yung hagdan na pinapanik babaan ng mga anghel? The Son of Man! Yes. Sino yung nakita ni Juan? Diyan, the divine doon sa Revelations. Sa chapter 1, na nasa ginta ng kandilerong ginto, na kumakatawan sa pitong kapanahonan ng iglesia. Ating Panginoon, the Son of Man! Yes. Tama ba yun? Yes. Christ! Amen, walking in the midst of the church. At sino yung mga tala na nandun sa kanyang mga kamay? Sino yung mga tala na nandun sa illustration ni Brother Branham sa ibabaw ng kandilero? Mga anghel! Panik! Panaog! Amen! Bababa isang anghel, papanik isang anghel. Bababa isang anghel, papanik isang anghel. Pagalis isang anghel, may darating na ibang anghel. Yeah. Panik! Panaog saan? Son of God! Sa Son of Man! And which, who is the Son of Man? The Word! The prophet word of the age. Hallelujah. Saan sila panigpanaog? Ano inyong anghel na hindi nananatili sa salita? Saan sila naman malagi? Panigpanaog nga sila pero wala sila ibang binababahan kundi ang anak ng Diyos. Ang salita ni Lord. Anghel man na galing sa langit. Ang sabi ni Pablo ng mga aral ng ibang ebanghelyo maliban dun sa Son of Man. Maliban dun sa binabahan ng mga dating anghel. Ay, huwag niyong tanggapin. Sana spiritual kayo. Ang hagdan, panikpanaog ang mga anghel. Yung anghel ay may access doon sa dulo ng hagdan. Kaya pag anghel yan ni Lord na pinababa sa Son of Man, magtiwala kayo dahil iahatid kayo niyan sa dulo. Praise the Lord! Kapag alam nyo na yun, I vindicated angel and he stayed with the word of God. Amen! Tinuturuan niya kayo kung paano umakyat sa hagdan. Ore! Yun ang ginawa ng mga messengers sa bawat panahon. Bumaba siya sa salita para gabayan ang mga tao sa panahon kung paano umakyat.
At ang mga tao, mga elected paakyat ng patas ang patak ng sagdan. Nansan na kaya tayo ngayon? Patas ang patas sa sagdan. Amen. Si Luther, mas mataas ang nakyat. Si Wesley, mas mataas ang nakyat. Ang mga Pentecostals, mas mataas ang nakyat. Amen. Ngayon, ang sabi ng ating propeta, hallelujah, tayo ay inilipat na sa walang hanggan ng mensaheng ito. Sitting in heavenly places. Hallelujah. Dahil yung fullness ng kanyang anointing ang bumaba. Amen. This is for the old-timers na doon sa mga, amen, mga naghahanap ng nakuuhaw sa ganitong klase ng pangaral. Angels descending and ascending upon the Son of Man. Noong hindi meron pitong anghel na biglang bumulusok doon sa kanaroroonan ni Brother Branham. At siya'y tinampot. At pag-angat noon ay nakabuo ng malaking ulap. Praise the Lord. Ang Biblia'y buhay. Ang Biblia'y totoo. Ang Biblia'y realistic. Reality ito ngayon. Kung naiintindihan nyo. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth. The top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending. And behold, the Lord stood above it. Said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land wherein thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. Genesis 28, verse 15. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and I will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Pansinin niyo na gusto itong mga salitang ito ng Diyos. Amen. Kay Jacob, habang siya'y nananagin. Remember now, ang propeta, ang pagkakayari sa kanya, sabi yung consciousness niya, sa kanyang subconscious niya ay magkalapit na magkalapit. In fact, hindi kailangan matulog ni Jacob para makita ng panaginip. Pero at this time, so sobrang pagod, nakatulog siya at nakita niya yung panaginip na yon. Pero pagising niya, makikita niyo dito, parang tunay na tunay pa rin yung panaginip na nagawa niya nasabi, surely this is where the Lord lives. The presence of the Lord is here. Ibig sabihin, ramdam na ramdam ko pa, malinaw na malinaw pa sa akin yung mga kulay. Why? Because he was a prophet. Ang consciousness, subconscious niya, magkatikit na magkatikit. E may meron mga nananaginip sa inyo pagising, hindi niyo na matukoy kung ano yung panaginip niyo. Diba? Kumbaga, black and white lang yung TV nyo. Pero mga propeta, 3D. Malinaw ang mga kulay. Malinaw ang mga edges. Pinong-pino, crystal clear. Kaya pagka magising man sila, parang pangitahin yung kanilang nakita. Hanggang ngayon, nakikita nilang epekto nun. At pansinin nyo ang sabi, at dito tayo magtatapos, makinig kayo na uso sa akin. Hallelujah. Are you enjoying the word this morning? Amen. Kung napapansin nyo, nagpapanik-panaog ako sa hagdan. Minsan akit ako dun sa mataas na parte para dun sa mga matatanda na. Minsan bababa ako dun sa... Tama ba? Para malaman natin na si Jesus ang daan. Siya ang tanging daan. Pagkatapos ay akit ako dun sa mas mataas na parte para sabihin na amen, na si Jesus ay narito ngayon at nagpakilala at nagbukas ng mga tatak. Amen, para ano? Para mapakita dun sa mga nasa baba kung paano umakyat sa taas. At para ipakita dun sa mga nasa taas na huwag titignan ng mababa yung nasa baba. Kung kailangan eh, bumaba din kayo bilang anghel at akayin niyo yung mga nandun sa baba. Yes. Hallelujah! This is fulfillment of Scripture. The Son of Man is revealed. At may mga anghel. Ang sabi ni Barabara, kayo ay mga anghel. Dahil meron kayong mensaheng hatid sa sanglibutan. At nagpapanik-panaog kayo sa revelation ng the Son of Man. Praise be to God. Praise the Lord. Kasama ko pa ba kayo? Naiwan na kayo doon sa baba ng hagdan. Kayo matakot na mahulog. May mga guardian angel na sasalo.
That will be the name of the Lord. Saan tayo? Saan tayo? Amen? Amen. Kahit na nga inaantok, pag nahulog, sasaluhin pa rin. Sabi sa verse 15, I am with thee. Itong pangako ng Diyos sa kanya. Hindi pa siya nakakarating dun sa dapat niyang puntahan eh. Malayo pa yung lalakbayin. Hindi pa siya nakakarating sa Padanaram. Meron pang mahigit, hindi ako nagkakamali, dito sa last, papunta doon sa dapat niyang puntahan, meron pang mahigit 10 milya ang kailangan lakbayin. Itong si Jacob. Pero narito, inassure na siya ng Diyos sa pamagitan ng panaginip niya, nadadaling kita sa dapat mong marating. Yung tinatanong mong, saan ba ako dapat pumaroon? Huwag kang mag-alala, dadaling kita roon. At, ang sabi niya, ahayo ka pa, may biyahe ka pa, malayo pa lakbayin mo anak, pero huwag kang mag-alala, ibabalik kita. Babalik kita. Sabi niya dito, I am with thee. And will keep thee in all places whither thou goest, and I will bring thee again into this land. In other words, may assurance na ng pagbalik bago pa tayo maglakbay. Ay, listening to me, akit ako muna na mataas-taas ng konti ngayon sa agdanan. Amen, before the foundation of the world, hindi pa tayo naglalakbay dito sa ibabaw ng lupa. May assurance na tayo. Hallelujah! Ang sabi niya, maglalakbay kayo sa lupa. Malayo pang lakbayin niyo. At doon ay mga ka, salubong kayo ng sari-saring problema. Sari-saring dagok, sipa, tadyak ng buhay. Lahat ng klase ng pagsubok at hirap. Dadaan kayo sa Hard Knocks University. Pero ngayon pa lang, gusto kong i-assure kayo, babalik kayo. Ibabalik ko kayo. Hallelujah! Hindi nyo alam kung anong aabutin nyo doon sa lupa. Pagka yung attribute ko ay nilagay ko sa katawan at pinadaan ko sa mga pagsubok, lahat ng klase ng pakikipagbaka dadaanan nyo, it's gonna be long and winding and hard. Pero I'm assuring you, kung kayo'y galing sa akin, babalik kayo sa akin. Ibabalik ko kayo sa kalulatian na ibinigay ko na sa inyo before the foundation of the world. That's why Jesus Christ said, I came from God and I will go back to God. Hallelujah! I have glorified it already and will glorify it again. Glorify it again. Bakit ibabalik siya sa dating lulahati? Ibabalik tayo sa dating lulahati. At i-glorify ang ating katawan pagkatapos na dumahan tayo dito sa lupang ito at salubungin lahat ng klase ng pagsubok sa buhay. It's been a long journey, friends. Pero may pangako tayong hawak. Ibabalik kita. Babalik kita. We'll bring you back again to this land. At hindi lang yun, sabi niya, I am with thee. I am with thee, saan ka man pumunta. I am with thee and will keep thee, kasama mo ko at iingatan kita sa lahat ng lugar na pupuntahan mo. Ano ibig sabihin ito? Kahit sa lugar, amen, na hindi eksaktong nasa kalooban ni Lord. Tanungin ko kayo, si Jacob ba, lahat ng pinuntahan niya lugar ay tamang lugar? Pero ang pangako sa kanya, kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. Iingatan kita. Amen! Si Abraham ba hindi nalihis? Nung siya pumunta doon sa Egypt, nung magkaroon ng salot, ng tagutom doon sa Promised Land, nalihis! Si Abraham! Pero iniwan ba siya ng presensya ni Lord? Sino yung nagligtas sa kanya sa kamay ng paraon? Sa kamay ni Abimelech? Para siya ibalik dun sa dati niyang lugar. It was the presence of God. It was God. Yun ang pangako niya sa atin. Place yourself there now. Ang pangako ng Diyos sa inyo, amen, okay, hahayo kayo dun sa lupa. Maglalakbay kayo ng malayo. Pero ang pangako ko,
kasama niyo ako kahit saan kayo pumunta. Iingatan ko kayo. Sa panahon ng kahinaan, panahon ng kalakasan, panahon ng revival, panahon na parabang natutuyuan kayo, hindi tayo kailangan iniwan ni Lord. Dahil yan ang kanyang tipaan, yan ang kanyang pangako. I'll be with you and will keep you. Amen. Panahon ng kadustahan, panahon ng kahirapan, panahon ng kasaganaan, sa hirap at ginhawa. Panahon ng karamdaman at kalusugan, I'll be with you. I will keep you. Amen. Kung di ba naman tayo iningatan ni Lord, sa dami ng pinunta nating lihis na lugar, bakit nandito pa tayo ngayon? Dahil hindi niya tayo iniwan kailanman. Sinamahan niya tayo. Saan ka man pumunta, ingatan kita. Never failing presence of God. Abiding presence. Alam niyo, pagka kayo nalilihis, amen, na merong nangungusap sa inyong puso. Alam niyo, pagka hindi na nakakalugod kay Lord yung ginagawa niyo, alam niyo, nalalayo na kayo, pero meron pang, merong kumukurot sa iyong kalooban. I will never leave you, but I will keep you. Saan ka man pumuruan, at ibabalik kita. Balik kita ulit sa lupaing ito. And I will not leave thee. Sabi niya, until, verse 15, yung bandang huli, I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee. Lumabas ng salita, hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Sinabi na niya kung anong mangyayari sa atin. By the spoken word. Kahit saan ka mapunta, hindi ka tatantanan ni Lord hanggang sa yung sinabi niya tungkol sa iyo ay matupad sa iyo dito sa ibabaw ng lupa. If you are elected, hallelujah, hindi ka tatantanan ni Lord hanggang sa ikaw ay mawala ng sala, mawala ng kulubot. Hallelujah, hanggang magkaroon ka ng sakdal na pananampalataya. Hanggang sa magkaroon ka ng rapturing faith. Hanggang sa mapalitan ang iyong katawan, hindi ka tatantanan ng presensya ni Lord. Ingatan ka niya. Susubaybay siya sa iyo. Pinakamahirap na panahon ng buhay mo nandyan si Lord. Huwag mo kakalimutan. Ibabalik ka niya. Gagawin niya kung anong sinabi niya, kung anong pinangako niya sa iyo. Hindi siya titigil hanggang sa matupad yung sinabi niya. Verse 16, and Jacob awaked out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place. And I knew it not. And he was afraid. And he said, how dreadful is this place. May kung anong takot siyang naramdaman. Hindi takot na nagpaparusa, katulad nung sinasabi sa Biblia na tinataboy ng pag-ibig. Kundi takot na may paggalang. Meron siyang naramdaman na natakot, na gumagalang, rumirespeto. Amen. Dapat yun ang ating maramdaman tuwing pupunta tayo dito sa church. Dahil nare-recognize natin ang presensya ni Lord ay narito sa lugar na ito. And we reverence Him. Hindi natin ginagawang laruan ng church. Hindi natin binibiro-biro. But with reverence, we come before Him. Naroon tayong takot na naramdaman. Alam natin bawat kilos natin. Amen. Ay ginagawa natin sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. He was afraid. At ang sabi niya, this is nothing but the house of God. And this is the gate of heaven. And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. And he called the name of the place Bethel. But the name of the city was called Lust at the first. Tinawag niyang Bethel dahil ang ibig sabihin ng Bethel ay house of God's bread, house of God. At sa dulo, sa hindi naglaon, ay tinawag itong Bethlehem.
the house of God's bread. Naintindihan nyo? Pero na-identify ni Jacob, this is the house of God. Now, sa ibang mga interpretation, ibang denominational groups, ininterpret nila ito bilang, you know, he's speaking about the tabernacle. Pero makikita nyo na yung tabernacle ay hindi dito itinayo sa lugar na ito, kung saan nakita ni Jacob yung hagdanan, kundi ito'y itinayo sa Jerusalem, malayo pa, doon sa kinaroroonan ni Jacob dito sa pagkakataong ito. So definitely, this is not the tabernacle of Moses that this scripture is referring to. Diba? Hindi ito yung tabernakulo. Hindi yung literal, hindi ito yung literal na simbahan. Are you listening to me? Hindi ito yung, hindi yun ang tunay na tahanan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nananahan sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao. Hindi itong gusali ng elect bride ang tunay na church. Pero ang sabi, yung kanyang bato na hinigaan ay kanyang tinayo, ginawa niyang parang haligi at binuhusan niya ng langis, in-anoint niya. Okay, para magkaroon kayo ng idea kung ano ba ito talaga. Ano ba yan, Brother Ray? Huwag mo na kami bitinin. Ano ba yan? Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 5, hindi niyo ba alam na kayo yung mga batong buhay? Na ginawang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu, tahanan ng kanyang espiritu. You are lively stones built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to Jesus Christ, to God by Jesus Christ. Hallelujah. At hindi lang yun, sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, ang sabi, ang iglesia daw ng Diyos na buhay ay ang haligi at sungay. Sungay ba yun? Sungay. Nang katotohanan. Ano sa English? 1 Timothy chapter 3, verse 15. Para maintindihan natin. Sabi niya, if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. The church of the living God daw, ano? The pillar and ground of the truth. Anong ginawa doon sa bato? Tinayo ni Jacob bilang isang haligi. At binuhusan niya ng langis. Hallelujah. Si Kristo ay bato rin. Naging haligi ng iglesia. At pundasyon ng iglesia. Amen. At doon sa River Jordan, amen, ay binuhusan siya ng langis. He was anointed for the ministry. Hallelujah. Why? Dahil ang sabi ni Jesus Christ, gipayin niyo ang templong ito. At sa tatlong araw ay ibabangon ko ulit, tatayo ko ulit. At nagbulong-bulongan sila. Tagal tinayo ng mga magulang natin yung templong yan. Hindi nila alam na ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan. Anong sinasabi ko sa inyo? Lahat ng mga elemento doon sa panaginip ay magkakakonekta. Yung hagdan? Yes. Amen? Yung bato na itinayo, ginawang haligi? Yung langis na ibinuhos? Lahat ng yun ay magkakakonekta at magkakaugnay dahil yun ay may kinalaman sa bahay ng Diyos, tahanan ng Diyos, panahanan ng Diyos. Amen! Nung si Kristo ay narito, ang kapuspusan ng pagka-Diyos ay nanahan sa Kanya ayon sa pagkakahayag sa laman. Amen! Nung wala na si Jesus, nansan na yung bahay ni Lord? Sabi niya, maghintay kayo sa Jerusalem hanggang sa kayong mapuspos ng kapangyarihan mula sa kalangitan! At numating ang araw ng Pentecostes, hallelujah, at yung mga batong buhay ay sinalansan sa upper room at ginawang haligi at sungay ng katotohanan at minuhusan ng langis para sabihin, ito ang bahay ng Diyos! Hindi ito gusali, hindi ito tabernakulo. Amen. Hindi ito yung bagong Jerusalem na itatayo na literal. Jerusalem kundi yung templo. But this is the house of God. This is the church of God. Hindi nyo ba naintindihan? Kayo ito. Amen. Nasa gitna kayo ng kwento. Hallelujah. At dapat palaging merong merong pagkamangha palagi dun sa katotohanan ito. Magmula ngayon, pagka natanggap nyo yung revelation, ako ang tahanan. Nung ma-reveal kay Jacob, amen, he was afraid. There was a certain awe. Merong pagkamangha, merong respeto.
Ito pala ay tahanan ng Diyos. Ito ay bahay ng Diyos. Hallelujah. At konektado sa agdanan na papunta dun sa langit. Think of it now. Hallelujah. This is the presence of God. And He called the name of the place Bethel. Hallelujah. Praise the Lord. As we close, sabi ni Brother Branham, sa God's only provided place in worship. And the name is in the Word because He is the Word. Amen. What is He then? The Word interpreted is the manifestation of the name of God. In other words, yung simula kong kaisipan kanina na nilatag sa inyo, si Lord, pag ipinahayag niya ang salita niya, particular time, amen, yun ay pangalan niya na ipinapahayag niya. Kaya iba-iba yung pagpapakilala niya ng kanyang pangalan, eh, di ba? Sa church ages lamang eh. Tingnan niyo kung anong introduction niya. Sa una, ang sabi niya, ako yung may hawak ng mga bituin sa aking kanang kamay. Tapos, nagpakilala siya sa ibang iglesia na ako yung may hawak ng matalas na tabak na may dalawang talim. Sa huling panahon, eh, nagpakilala siya bilang the true and faithful witness, the beginning of the creation of God. Iba-iba yung introduction niya sa kanyang sarili dahil meron siyang katangian na inahayag. And that's His name for the time. Yung salita niya na nahayag, na-interpret yun ang pangalan ng Diyos, na-interpret. Bakit? Kasi yun yung kailangan ng anak niya dun sa panahong yun. At narito ngayon si Jacob, nangailangan. Nagtatanong, anong kinabukasan? Saan ako pupunta? Saan ba ako mauwi sa paglalakbay na ito? At si Lord ay nagpakita sa kanya sa ganitong interpretation. At pinakita sa kanya, saan siya pupunta? Ano ang kinabukasan niya? Ano ang kanyang gagampanan? Hallelujah. The Lord bless you. Tayong lahat na mag-sitayo. Praise the Lord. Alam niyo, basta kwento lang yan. Amen. So full of truth. Amen. You are awesome in this place, mighty God. Thou art awesome in this place, Abba Father. Yes. Thank you, Lord. Yes. Thank you. We love you, Jesus. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Oh God, just worship Him now. You are awesome in this place. Taas natin ating tinig sa Kanya, sambahin natin siya ngayong umaga. Kung nakuha niyo yung revelation na ito, this is the house of God. This is where the presence lives. Of our grace, to you our lives we raise. You are awesome in this place. Mighty God. Yes, we are standing on holy ground, on holy ground. Thank you, Father. And there are angels all around. Let's just praise Him and worship Him. Let us praise Jesus now, for we are standing in His presence on holy ground. Yes, You are awesome in this place, mighty God. The loving Father, You are this place, Abba Father. Let's just worship Him. You are worthy of
operates. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Mighty God, you are awesome in this place. Mighty God. Oh God, we love you. We love you, Jesus. Oh God, we love you. Have your way, Lord Jesus. Thank you. Thank you for your anointing, Lord. Inspiration. Yes. Yes. Yes, Lord. Dear God. Oh God. It's an awesome presence, Lord. Hindi lang po ito blessing, Lord, ng anointing. Hindi lang ito blessing ng inspirasyon. But this is, Lord, dapat makilala ka namin sa pagiging awesome mo, Ama. May kung anong paggalang sa aming puso. Presensya mong narito. Father, take a hold of every life that's here. Paano ka nagpayag kay Jacob nung particular na panahon yun, Ama? This day is a certain day in our lives. Itinakda mo para aming dahanan. This place is a certain place. Para marinig namin ang ganitong klase ng pangaral. At ito'y maihayag mo sa amin. Ang daan patungo sa iyo. Sabi mo, ibabalik mo ang iyong anak sa kanyang lupain, na kanyang pinanggalingan. At ang daan ay hangdanan. Ang daan pabalik na ay ang hagdanan na ipinakita mo. Oh, dear Jesus. Kaya mo isang tao, isang kaluluwa dito, marahil na naliligaw, di alam kung saan dapat pumunta, ay magsimulang humakbang paakyat sa hagdanang ito na ipinakita mo sa kanya ngayon. Ay yung mga anak mo, Lord, na noon matagal nang nasa pangalawa, pangatlong hakbang at hindi sila makakilos paakyat. Father, sa umagang ito, give them a boost of faith, Lord. O magitan ng presensya mo narito ngayon at ang revelation na iyong pinahayag sa amin para maakyat ng mas mataas. Susunod na hakbang, Panginoon. Oh God, at ang importante sa lahat ay huwag namin kakalimutan ang pangako mo na kahit saan kami magpunta, iingatan mo kami at kasama ka namin. Hindi mo kami pababayaan. Niiwan man hanggang sa dulo ng henerasyong ito, Ma. Dear God, si Jacob, ang pakiramdam niya, nag-iisa siya, nawalay siya sa piling ng kanyang mga magulang, naglalakbay na mag-isa, pero pinakita mo sa kanya, hindi ka nag-iisa, Jacob. Dear Jesus, I pray, merong ganong tao ngayon, no, pakiramdam niya, nag-iisa siya. Salubungin mo siya sa revelation ito ngayon, Ma. Paalala mo sa kanya na siya ay nasa piling ng maraming anghel. He's in the company of angels, ascending and descending. Strengthen that man, strengthen that believer, I pray. So bago ito, Panginoon, yung mga dati ng believers, oh God, Father, tila hindi lumalago sa revelation ng mensaheng ito. Dear Jesus, Lord, buksan mo ang kanilang paningin. Misto lang panaginip na makita nila. Lord, ganun pala yun, ganun pala yun. At maging tunay na tunay pagkamulat ng kanilang mata. Ito pala yun, Lord. Ako'y hakbang. Ako'y nauuhaw di sa ganitong klase ng buhay. Ganitong klase ng revelation. I want that, Lord. Jesus, bigay mo po yun. Bigay mo po yun sa kanila. At lahat ng iba pang mga pangailangan ay susunod na lang.
Susunod na lang yung kagalingan. Susunod na lang yung Lord. Tugon sa kagipitan namin materially, Lord. Mga pakikipagbaka namin, Panginoon, kung mabubusog mo kami spiritually ngayon, kung mabubusog ang mga anak mo, Lord, kung sila ay, Lord, Father, may stimulate mo ng revelation. Lord, ang mga malalaking pagsubok ay magmimistulang mga, Lord, maliliit na bato lamang na aming lalakaran at yuyurakan. Dahil ikaw ang una sa lahat. Lahat ng iba pa, Panginoon, ay susunod na lamang. Di ba ang sabi mo, uunahin namin ang iyong kaharian, hanapin ka namin muna. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag mo na lamang sa amin. Dear Jesus, maglingkod ka po sa mga anak mo according to their needs. Now, I pray, ang aking sarili binigay ko, yielded it to you para magamit mo sa malalim ng pangailangan ng mga anak mo. Lord, they yearned for this, they needed this, and I was moved, O Lord, and your word was revealed in this way. Your name is revealed. Your nature is revealed. Your character is revealed. Na kailangan nila ngayon naman at this particular time. Thank you for meeting our needs. We love you, Father, and we praise you. And for this, we want to give you all the praise and honor. We want to say, I love you, Lord. I thank you. I love you, Lord. Hallelujah. 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 Amen. Brother Nemi, amen. Tapusin mong gawain sa pamagitan ng isang magaling panalangin. And dismiss the church. Amen. By this prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah. Oh God. Jesus. Dakilain natin ang ating Diyos na katastasan na makapangyarihan sa lahat na may-ari ng ating buhay na siya ay gumagabay sa bawat isa sa atin at tayo'y tinuturo sa isang lugar na tayo ay kakatakwin niya sa pamamagitan ng mensahe na ito. O salamat sa Diyos na aming Ama na nasa langit. Narito, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Nagpapasalamat, O Lord, sa mga kapahayagan na ito na nag-aangat sa aming pagmamahal sa iyo, na binadala mo kami, Panginoon. Sa isang pag-ibig, O Lord, na hindi na kami mahihiwalay sa iyo, sapagkat kinakasal mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita na ito, hindi kami makatakas dito, Panginoon, sapagkat kami ay hinahatak ng isang kapangyarihan ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon, na kahit iwanan kami ng sino man, O Lord, kami ay titingin lamang sa iyo. Ikaw lamang ang aming iibigin, Panginoon. Narito ang aming buhay, alay namin sa iyo. Salamat sa estimulasyon na ito, Panginoon, na nagpapagalak ng aming puso, nag-aaliw, bagamat ang mundo na ito, Panginoon, ay wala na kaming kalalagyan sa lugar na ito. Ngunit meron kaming hinihintay, O Lord, ang pagpapalit ng katawan, ang buhay na walang hanggan, wala nang katapusan sa iyong piling, Panginoon. Tatapusin mo na ang kamatayan. At kami, Panginoon, ay mabubuhay na walang hanggan. Hallelujah. Salamat, O Lord. Pupurihin ka namin, lagi ka namin pasasalamatan. Sasambahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan. O Panginoon, salamat. Sapagkat wala nang makapaghihiwalay sa mga pinili mo bago pa itatag ang sanglibutan. Maging kami man, Panginoon, ay wala na kaming kapangyarihan upang umalis sa iyong salita, kundi kami ang mananatili sa iyo magpakailanman. At anumang hingin namin ay aming tatanggapin, sapagkat ito'y pangako mo, Panginoon. At ang mga anghel sa langit ay manikpanaog upang kami paglingkuran. Hallelujah. Na iyong nubya sa mga huling araw na ito. Alang-alang sa iyong pangalan, Panginoon, narito po ang bawat isa, O Lord. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pastor, ang kanyang pamilya, ang bawat mga opisyalis ng iglesyang ito, maging bata't matanda, Panginoon, na pinili mo sa lugar na ito. Ang lugar na ito, Panginoon, ay naririto ka sa pulpito na ito, at ang mga anghel, Panginoon, ay naglilingkod sa iyong mga anak.
Maraming salamat sa kaaliwan na ito, sa kagalakan na ito sa espiritual. Bagamat, Panginoon, ang mundo na ito ay hindi na namin makitang liwanag, ngunit sa aming mga puso ay meron kaming kagalakan sa pag-asa sapagkat minamahal mo kami. Alang-alang sa iyong pangalan, Panginoon, ito po ang aming pasasalamat sa umagang ito. At kung mayroong pang darating na bagong araw, you, bagong linggo, bagong buwan, bagong taon, kami ay magpapatuloy sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan, Lord Jesus Christ! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Jesus. Hallelujah! God bless you. Amen. Sana po'y nabusog kayo. Amen. Ngayong araw na ito. As you go, shake hands with one another. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. Amen. Kamayan natin bawat isa. Lalo na ating mga bisita. Amen. Kita natin. Amen. Let's make them feel welcome. Amen. Dito sa church natin. Hallelujah. Hallelujah, glory, glory, hallelujah, His truth marching on. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, His truth marching on. Coming of the Lord, marching.